Mga kapuso, huwag pong basta-basta magtitiwala sa mga taong nakilala lamang sa pamagitan ng text messaging. Sa Lapu-Lapu, Cebu, isang dalagitang ginahasa umano ng kanyang textmate sa araw ng kanilang pagkikita. Si Mark Anthony Bautista ng GMA Cebu, naka-alerto 24. Kalaboso ang 20 anyos na lalaking ito matapos magsagawa ng entrapment operation ng pulisya sa kanya nitong Sabado ng gabi. Ang suspect na kinilalang si Alfonso Chin Basubas ng Barangay Bakayan, Cebu City, inireklamo ng 13 anyos niyang ka-textmate ng panghahalay. Kwento ng biktima, mahigit isang buwan na daw silang magka-textmate ni Basubas. Nang sila ay mag-eyeball o makita sa isang mall nung nakaraang linggo, dinela raw ang biktima sa isang lodge. Kaya akong pabugusok pa sakay sa jeep niya. Luto, kaya akong gigunitan diri. Then, sakay ko kay muna ko iyang gikusgan. Then, pagsakay na ko kay, sige ra kong ingon niya na asa ta. Yan niya, sige siya ingon na, tanawra daw magsini. Todo tanggi ang suspect na hinalay niya ang ka-textmate, magkasintahan daw sila. Kasulto, tumo ko kay. Pero base sa medical legal ng Vicente Soto Memorial Medical Center, may indikasyon na positibong hinalay ang bata. At dahil patuloy ang pagtetext ng suspect sa biktima matapos ang panghahalay, nagsagawa ng entrapment operation ng pulisya. Sa loob ng isang lodge, nagpanggap na customer din mismo ang hepe ng Mandawi PNP Station 3 at Women's Desk. Nang madakip, dito lamang nalaman ang tunay na pangalan ng suspect. Laking pasasalamat ng ama ng biktima sa pagkakahuli ng suspect. Dibati sa klagot isip kamahan no sa ginangatan sa panganak mo ito nga buhatan mo follow-up nga makuha gid ang suspek. Nahaarap sa kasong rape at paglabag sa Republic Act 7610 o ang anti-child abuse law ang suspek. Mark Anthony Bautista, naka-alerto 24.